makawal. Igapos niyo na ang aking ina, dahil sa gano'n na hindi siya makawala pa. Kunin sa Sangre Perena at dalhin sa PIG. Patawarin mo uli, Rosari, sapagkat kailangan ko kayo ipagkaanil. Pagsagipin ang buong Encantadia. Sige, Rosari. Si Gitano. Wala na sila. Awak na ni Hagar ng kanyang anak. Sa utos ng Reyna ng Direyo, ikaw ay parandaliang ibibinbin dahil sa pagsuway ng kanyang utos. Pinili ko ang katahimikan at kapayapaan kahit na ang kapalit nung ay ang aking konsensya. Yan nila, Sari. Lumaban ka. Hindi ka talaga tatablan ng kamatayan sa mundo ng mga mortal. Tulad ni Amihan, dahil kayo ay may pagkakatulad, ngunit hindi pa panahon upang ito ay iyong malaman. Hindi kita pababayaan. Panginoon! Nawawala ang inyong anak. Wala rin ang bantay sa kanyang silid. Marahil ang may kumuha sa kanya. Tawagin ang lahat ng mga tawagilid! Ilayo mo ang sanggol na to sa malayong lugar at hayaan natin ang tadhana ang humusga kung mabubuhay pa siya. Winoveshka! Banta ka sa akin, Tanaya. Hindi talaga kita mapapatawad sa ginawa mong ito sa akin, Pashneya ka. Hi, Ashti Food Delivery! If it's 30 minutes late, it's free! Lira, tulungan mo ko. Pakawalan mo ako dito. Tawad po, Ashti. Bawal ko yung gawin eh. Papagalitan po ko ni Ashti Tanaya. Pero may dala po akong pagkain para sa inyo. Halika po, susubuan ko kayo. Hindi ko kailangan ng pagkain. Lumayas ka! Nasaan si Mira? Nais ko siyang makausap. Papuntahin mo siya dito. Sinabi ko na po sa kanya na nandito kayo. Pero marami po kasi siyang ginagawa ngayon eh. Kaya ako po muna ang pagtsagaan ninyo, ha? Okay. Bakit ba ipinagpipilitan mo ang iyong sarili sa akin? Kasi po, Ashti ko kayo. Na kahit mas magaspang pa sa gauge 80 na sandpaper yung ugali ninyo, kailangan mahalin ko kayo. Medyo mahirap po yun, Ashti. Kaya please lang po, huwag na kayo pakimi-kimi dyan. Kumain na kayo dahil alam kong gutom na kayo. Sige. Iwan ko na lang po ito dito, ah. Kumain na lang po kayo pagtapos na kayo magdrama. Sangka ng galing! Alam mo ba kung ano ang nangyayari dito? Wala kayong silbi katulad ng iyong luwak! Gawal! Wali ka dito! Utang na loob, Hagorn! Napakatagal kong nagsilbi at naging tapat sa'yo, lalo't iisa ang ating ama. Ito ba ang isusukli mo sa akin? Ang parusahan ako pati na rin ng iyong mga akawal na wala namang ginawang masama! Umalis ka rito, isama mo. Walang sinin mong kawal. Ganun lang mong Encantadia! Hanapin ninyo ang aking anak! Halugugin nyo ang mong Encantadia! Walis ka rito! Umalis ka rito!
Maghiwa-hiwalay kayo. Galugarin niyo ang buong Encantadia ngayon din. Agan eh. May lihim ka palang itinatago. Anong lihim ang sinasabi mo? Naiisa ang ama ninyo ni Hagon. Galing ka rin pala kay Haring Arbak. Anak niya ako sa pangkaraniwang Hator, hindi sa kanyang reyna. Kaya pala hindi ka kinikilala. Saka palang Abterde. Isang tila sumpang pangyayaring lubusang hindi katanggap-tanggap sa paniniwala ng mga Hator. Nakakagulat. Lalo't sa kabila nito ay nananatili kang tapat kay Hagon. O tapat ka nga bang talaga? Sino ka para tanungin ako ng ganyan? Nagtataka lamang ako agad eh. Sabihin mo sa akin, ito lang ba ang iyong lihim o may iba ka pang itinatago? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Diyan ka na. Kailangan ko sundin ang utas ng Panginoon. Belga, tingnan niyo. Panginoong Emre, isang sanggol. Oo nga, isang sanggol. Saan kaya ito nang galing? Sino ang walang pusong magulang ang mangiiwan ng kanyang anak? Hindi dapat tayo mangusga agad, lalo at hindi natin alam kung bakit napunta dito. Yugol, paano ba natin matutulungan ng kaawa-awang sanggol na ito? Vesna! Avisala, Ishma. Gising ka na, Lilasari. Mabuti rin at gumaling na ang mga sugat mo. Ikaw ba ang nagpagaling sa akin? Ako nga. Akala ko ba kinalimutan mo na ako? Hindi ba kaya mo nga ako tinatapon sa karsero upang doon ako mabulok? Hindi ba kinalimutan mo rin maging ina-inahan sa akin? Noon yun, pinatawad na kita. Nagbago ka na simula nung nagkaanak ka. At kusa mong binalik ang brilyante ng tubig sa mga diwata. Ngunit huwag kang umasa. Natatanawin ko malaking utang na lolit. Lalo't malaki ang kasalanan ng mga diwatang kapanalig. Huwag mong sisihin si Naamihan at ang iba pang mga diwata sa nangyari sa'yo, Lilasari. Hindi nila kagustuhan na makipagtulungan kay Hagorn. Ngunit ginawa nila. At dahil doon, namatay si Hitan at ninakaw nila ang aking anak. Ngunit walang alam si Amihan sa naging pasya ni Akil. Kaya huwag mo siyang idamay sa galit mo. Kung talagang walang alam si Amihan na totoong kaibigan siya, malalaman ko. Pagkat hihingi ako ng tulong sa kanya upang mabawi ko ang anak ko. Hindi mo na mababawi pa ang iyong anak, Lilasari. Hindi ikaw ang nakikita kong magpapalaki sa iyong anak. Si Hagorn? Siya ba? Sa kabutihang palad ay hindi rin siya ang karapat-dapat. Pagkat mapapariwara lang sa kanyang anak niyo. Kaya katuwa mo na ang bata ay napunta sa iba. Sa isang nilalang na magbibigay din ng kalinga at tunay na pag-aaruga sa sanggol. Hindi ko kilala kung sino ang nilalang na ito. Ngunit isa lang ang nababatid ko ngayon. Dahil sa kanya ang magbabago ang kapalaran ni Deshna. Napakagandang bata. Saan galing ang sanggol na yan? Nagulat namin siya, Helgad. Kaawa-awang bata. Hindi nalalaking masamang bata. Dahil sa nilalang na may hawak sa kanya ngayon. Marahil ay wala na siyang mga magulang. Kaya akin na lamang siya. Ako na ang tatayo bilang ina sa kanya. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Si Hagorn hindi yung papayag na mawalay sa kanyang anak. Ngunit wala na nga sa kanyang yung anak. Sinungaling ka!
Bakit hindi mo tuklasin ang totoo ni Lazari? Nang sa ganun ay hindi ka nabubulagan. Yan nga ang gagawin. At patutunayan ko sa'yo na mali ang lahat ng iyong mimika. Siya din Husnev, Derek at Ate. Gusto si Mante Villa-Villa. Malinaw na sa inyo ang aking mga pinag-uutos. Maaari na kayong bumalik sa inyong mga moog bantayan. Tiwalag! Hafte! Maaari ba magtanong? Bakit tinig namin ni nakakulong pa daw si Mash na Akil? Nihatol na ba ang Reyna? Hindi ko masasagot ang iyong katanungan. Mabuti pa bumalik ka na sa iyong pagbabantay. At huwag ka na magtanong ng kung ano-ano pa. Igatanong na po ang mga kawal. Hinahanap na po nila si Kuya Akil. Inay, ano na po ba ang balak niyo sa kanya? May pasya ka na ba hinggil sa parusa ang ipapataw sa kanya, mahal na Reyna? Meron na, Imaw. Tandaan na ako itakda kay Akil. Kung gano'n ay ipag-uutos ko na kay Muros. Nasunduin na si Akil at dalhin na siya rito. Halika po, Lolo Imaw. Samahan ko po kayo. Totoo, Danaya. Kaya ako pinatagal ang pagbibigay hatol kay Akil. Ay dahil sa'yo, alam kong may pagtingin ka sa kanya. Hindi ko ibig nasaktan ka. Hindi mo ako kailangan alalahanin, Amihan. Kaya ko ang sarili ko. May tiwala akong makatarungan ang gagawin mong pagpapasya. Ang lakas ng loob mong magbalik dito ni Lazari. Hindi ka ba natatakot na balakin kong paslangin kitang muli? Sinaalala ko ang kalagayan ng aking anak. Totoo ba ang sinabi ni Cassiopeia? Totoo ba na nawawala ang aking anak? Tinukot siya ng isang nilalang na hindi ko nakikilala, subalit pinapahanap ko niya sa aking mga tol! Totoo nga. Bakit mo ito hinayaang mangyari kasi sa akin, anak? Hindi ko ginusto ang nangyari ni Lazari. Kaya't huwag mong isumbat yan sa akin. Lalo na't hindi ko nakakalimutan ang malaki mong pagkakasala sa akin. Gawin mo ang kapakipakinabangan ngayon, buhay ni Lazari. Bago kita tuluyang paslangin. Hanapin mo ang ating anak. Natutuwa po ako nandito kayo ngayon, Itay. Ganun din ako, anak. Pinatawag ako ng iyong ina para masaksihan ko lahat ng mga kaganapan dito. Busus! Namimiss ka lang niya. Miss? Nanabig lang siya sa'yo. Kiss mo kaya ulit. Halikan mo ulit. Mira. Walang mga. Maiwan ko po kayo muna. Diwayway, nasaan si Mira? Bakit tawag naman? Simula na ang paglilitis. Thank you.
kung sino man ang namumuno bilang reyna ng mga diwata. Ang siyang unang magtatanggol ng ating mga paniniwala. At ang pinuno ng ating hukbo, ang paglabag sa utos ng reyna, ay katumbas ang pag-aaklas laban sa direy. Pag-aaklas na ang parusa ay kamatayan. Nasaan si Amihan? Ano nangyayari dito? Mami! Totoo ba ang narinig ko? Isa kang diwani? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Dalhin mo ko sa iyong Reyna, Amihan. Kung nais mo pang mabuhay ng daang tao. Hindi mo ako matatakot basta-basta. Ngunit naniniwala ako na walang masamang layunin si Akil. Bagkus ay nagtitiwala din ako na nais naman niyang matigil ang digmaan na nagaganap sa Encantadia. Kaya kapalit ng kamatayan, tinatanggalan ko na lang ng katungkulan sa hukbo ng ating mga diwata si Akil. Huwag kang kikilos! Pakawalan mo ang mahal na diwani! Akil, anak ni Amaro, maaari mo nang lisanin ang punong bulwagan. Ayaw mong matikman ang aking kapangyarihan. Dadalhin mo ako kay Amihan ngayon din. Dahil nawalan na ng Mashna ang ating hukbo, inaatasan ko na ang ikalawang hafte. Muros, lumapit ka. Muros, ikaw na ang magiging bagong Mashna ng sandatahang lakas ng mga diwata. Sinatanggap mo ba ang katungkulang inaatas ko sa'yo? Para sa Lireo, tinatanggap ko. Lumuhod ka. Abog. Bigay pugay sa bagong Mashna ng ating hukbo. Ina! Ina, sorry. Nandito man ang aking anak, balik nyo na agad. Kung hindi, papaslangin ko ang diwaning ito.
Agad eh. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka tumutulong sa paghanap sa anak ni Hagorn? Hinahanap ko ang sanggol. Umalik lamang ako dito upang magpahinga. Ano pang hinihintay mo? Iwan mo na ako dito. Magaling, Agane! Napakahusay mong magsinungaling! Ba't halumang Ether? Anong sinasabi niyo? Hindi ako nagsisinungaling. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Batid ko ang kasalanang nagawa mo. Alam kong ikaw ang nagnakaw sa anak ni Hagorn. Ilasari, hindi mo kailangan tutukan si Mira. Hindi pa't na kay Hagorn ang iyong sanggol. Bakit mo siya hinahanap sa aming mga diwata? Siya ay nawawala. Dinukot siya. Bagay na binanggit din sa akin ni Cassiopeia. Ngunit wala siya dito. Bakit kami ang pinabibintangan mo? Bakit hindi? Hindi ba kayong mga diwata ang nagkanulo sa amin ni Gitano? Kayo ang dahil kung bakit kami natuntunihan. Ilasari, maniwala ka. Hindi namin kagustuhan ang nangyari. Ilasari! Ako ang nagpasasama na ganap. Ako ang nakipagtulungan kay Hagorn upang matulong ka. Isang bagay hindi ko pinapamanan, ngunit kailangan kong gawin para matigil ang digmaan dito. Kapalit ng buhay ni Gitano. At kapakanan ng aking anak. Ilasari, kinulungkot ko yan. Patawarin mo ako. Hindi kita mapapatawad. Buhay ang nawala ni Hitan. Kaya buhay mo rin ang kikil ko! Ah! Bataluman, utang na loob, huwag mo akong isusumbong kay Hagorn. Nagawa ko lamang yon dahil hindi ko matanggap na magiging tagapagmana ang mga anak ni Hagorn at hindi ako. Gayong iisa lang kami na pinanggaling ng ama. Huwag kang mag-alala, Agane, sapagkat ililihim ko ang iyong nagawa. Lalo't sangayon ako na inilayo mo ang sanggol dahil paaamuin lang ng batang yon si Hagorn. At hindi maaaring mangyari yon sapagkat nais ko pang maging malupit ang iyong Panginoon. Nang sa ganun ay lalo siyang makipagdigma sa mga diwata! Ilasari, parang awa mo na. Payapain mo ang iyong loob. Mapapaya pa lamang ang aking kaloob. Kung makakamit ko ang katarungan ng aking mag-ama. Sige, Amir. Kung para ka sa katwiran at katarungan, hinihingi ko ang buhay ni Akil bilang kabayaran sa kanyang pagkakasalang ginawa. Ilasari, pinarusahan ko na si Akil. Tinanggal ko na siya bilang masya ng mga diwata. Ngunit buhay pa siya. At hindi na humihinga ang aking ita. At nawawala ang aking anak. Kaya hinihingi kong kapalit ang buhay ni Akil. Naiintindihan ko ang puot sa iyong loob, Ilasari. At ako na ang humihingi ng paumanhin sa sakit na naidulot niya sa iyo. Ngunit hindi ko maaaring kitla ng buhay si Akil. Hindi ako naniniwalang wala ka rin kasalanan. Pagkat kinukonsinti mo ang ginawa ng iyong Mashna. Tama na, Lilasari. Mas makakabuting umalis ka na lang. Oo. Aalis ako. At tandaan ninyong lahat ito. Kapag hindi ko nakita ang aking anak, hindi lang si Hagorn ang isusumpa ko, kundi kayong lahat!
Nagbalik ka, Lila Sari. Mabuti. Halika. Magpahinga ka pagkat mukha kang pagod na pagod. Hindi ako magpapahinga at hindi ko nakikita yung anak ko. Ina, tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Gamitin mo yung kapangyarihan mo. Hanapin mo si Deshna, Ina. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Tutulungan kita. Natagpuan mo siya, Ina. Abisal ka, Eshma. Sa iyo ang aking anak. Akin na ang anak ko. Hindi, Hagon. Huwag ka nang tumangi. Alam mong wala kang laban sa akin, Lasari. Patawa na sa ako. Ngunit kailangan ka nang mawala. Nakita ko ang mga bagay na mangyayari pa lang sa'yo. Sakaling makuha mong muliang yung anak. Ano yung nakita? Makukuha ko ba ang aking anak? Ano pa ang nakita niyo? Yante. Yante, Presmen. Ina, may sinasabi ka? Sagutin mo ako. Ano ang nakikita mo sa inyong balintataw? Walang dapat ipag-alala. Walang anuman ang mga nakita ko. Mabuti at dinalaw mo ko, anak. Dahil pinakiusapan ako ng aking ina, kaya magpasalamat ka sa kanya. Dahil sa kabila ng mga kasamaan mo, ay kabutihan pa rin ang sinusukli niya sa inyo. Kilala mo ba si Amaro? Isang diwatang katulad ng kanyang anak ngayon ay naging malapit din sa mga hator kung kaya't ipinagkanulo niya ang kanyang sariling lahi. Wala kang karapatan ng dumihan ng ngalang ng aking namayapang ama. Kung saan-saan na kami naghanap, Panginoon. Hindi ako naniniwala agad dahil kung totoo ang sinasabi mo, dapat ay nandito ngayon ang aking anak at dala mo. Totoo nga hindi tumitigil si Hagorn sa paghahanap sa amin, ina. Kailangan mo unahan ko siya. Matal! Magpadali! Magsitago kayo! Bulovesh ka! Hindi niyo dapat pinapatulang mga nifas na mula kalaban-laban!